Hello mga Repa, ngayon mag-unboxing tayo ng mga in-order ko uli sa Shopee. So, without further ado, buksan na natin. Ito mga items to, ano lang to eh. 1, 2, 3, then dalawang watch. Start natin dito sa itong dumating kanina. Ito yung gloves. Cute ng kulay niya, kaya try na natin. Excited na rin akong gamitin to eh. Kanina dapat, pero since hindi ko pa siya na pa-vlog or na-unboxing, kaya nilabuti ko na i-unbox muna bago gamitin. Ang presyo nito ay $3.75 plus 50 pesos shipping fees. Kasi hindi ako nakabayad sa Shopee Pay. So, COD siya. Plus 50 pesos for 25 lahat. Pero tingnan natin kung magandang klase ba siya. Nice naman yung packaging niya. At saka yung pinaka cover niya na plastic. Sealed siya. Then, check natin yung glove or gloves itself. Okay. Kulay orange para maiba naman. Kasi yung gamit kong gloves ay kulay pink na fox. Ito yun. Pero matagal na rin, I think. I used this for more than a year na, close to 2 years na rin. Kaya time na rin na pumili ako ng bagong gloves, tsaka ibang brand naman at ibang name. And ginamit ko siya kaganina. Sukat na size nga pala nito, medium. By Fox. Then ito naman, ang brand nito ay Kevin or Savin. Sana nababasa niyo maigi. Tapos medium size. Tapos kalasin na natin dito. At may velcro strap siya dito sa magkabilaan. Tapos yung pinakapalad niya black. Tapos may design siyang ganito, parang honeybee. Kalasin muna natin. Then, subukan natin. Isuot. Left side. Yan. Sakto. Kasi prefer ko yung kamay ko hindi naman masyadong malaki o malapad. Kaya medium size yung binili ko. Then, strap natin. Comment kayo guys kung maganda ba yung kulay or maganda ba tignan. Hindi ako nagmumotor eh. More on bikes lang ako. Sa ngayon,
Pero ito namang ganitong klaseng gloves, pwede nyo namang gamitin pang motor, pang bike. Ako kasi pag nagbabike, mas prefer ko na laging naka-gloves. Para bukod sa maganda siyang tignan, ay makapit din at saka komportable yung hand grip ko. Ayan. Kulay orange. Sana orange din yung kulay niya sa screen. Ayan. Siguro pag nagbike ulit ako, either bukas o sa mga darating na araw, gagamitin ko na itong gloves na ito. By Seven. Nakakalito kasi yung S niya parang C. Pero if you notice, S siya, not C. So, Seven siya. Then, yung E, this one, putol. Kaya parang at first glance, kala mo Asia pero E. For me, maganda yung kulay sa akin. Tsaka mas prefer ko yung ganitong klase ng gloves. Hindi siya common yung brand, yung design, maaaring may katulad. Pero sa online, sa Shopee na nakita ko, ito yung isa sa pinaka-bet kong gloves dun sa online Shopee na nakita ko. So, next one ay check naman natin yung tinanggal ko na siya sa isang plastic na lalagyan. So, nandito na siya. Ganito lang yung plastic niya na nabili ko. Ito yung mask with goggles, kulay black, yung pinaka kabuuan niya. Tapos din yellow yung goggles lens niya. Hindi ko pa tinanggal yung ito. If you notice, meron pa siyang plastic back and front siya niya. So pag ginamit ko siya, doon ko na lang tatanggalin. Ang presyo nga pala to, since dalawa yung mask with goggles na nabili ko, magkaiba siyang presyo. Pero nauna to. Tapos pag-check ko, kasi yung isang color dapat napipiliin ko, hindi na available dito sa seller na to. So, nag-iba ng konti. Parang 2 pesos lang ata yung difference. So, this is 158 pesos. And the other one is 160 plus shipping fee. Yung isa 200. Then, this is 158 plus 40 or 50 yung yun yung COD sila pareho both plus tig 50 pesos na shipping fee. Then check natin yung likod. Ito yung back niya, tapos solid din plastic, hindi ganun ka sobrang tigas, pero enough na yung pagiging plastic niya. Mapo-fold naman ng konti, pero okay na yung size niya. Kung makikita mo sa picture sa online Shopee, kala mo ang laki-laki, kahit sa ibang mga YouTube din na nagde-demo nito, kala mo ang laki-laki maski pag tinignan mo na suot nila. Pero pag nakita mo in person, magtataka ka or magugulat ka, saktong-sakto pala. At first, kala mo nga liit-liit eh. Pero pag sinuot mo na,
Saktong-sakto sa mukha mo. Mali ka lang siguro kung sobrang lapad ng mukha mo o ang laki-laki. Pero sa mukha ko, nung sinuot ko siya, saktong-sakto. Hindi siya sobrang mahaba o malapad o malaki. Sakto siya sa pinaka-ulma ng mukha ko. Hindi rin siya sobra sa baba o sa taas o sa gilid. Kaya perfect to sa pagsuot ko sa heat match nung helmet. Kaya yung iba kasi pag nag-helmet magsusuot pa ng face shield, diba? Since may mga lugar na pag nagbabike ka o nagbamotor required na halos yung mag-face shield ka. Pero imbis na face shield lang gamitin mo pag nagbabike ka o nagbamotor, eto na yung maganda. Mas, for me, mas maganda siyang tignan. Mas maangas, mas astig. Although meron kang maaring makita nito, pero syempre, nasa pagdadala na rin yun eh. Kung pasok na pasok ba or sakto or bagay sa mukha nyo pag sinuot nito. Then yung likod nito, ayan, tatanggalin natin, retractable siya or natatanggal or nakakalas. Huwag nyo din biglain mga repa kasi baka bumigay yung pinakakabita niya rito eh. Dahan-dahan lang, di naman kailangan biglain nyo or pwersahin nyo yung saktong pagtanggal lang. Then ito yung pag tinanggal na siya, ito yung goggles niya. Tapos yung likod niya may phone din, kaya pag sinuot mo to, comfortable ka. May mga times din na maaari kang pawisan dahil mainit, pero in terms ng comfort, as perfect na to. Hindi siya masakit kahit matagal mo ng suot or ilang minuto o ilang oras mo ng suot. Pero siguro once in a while medyo tanggalin mo pag medyo pinapawisan na. Tsaka makapal naman yung foam nito dito hanggang dito sa kabuuan. Then sa bandang taas meron din siyang foam pa rin. Then yung pinaka garter niya may adjacent din. Pwede mong pasikipan, pwede mong paluwagan. Depende sa preference mo. Basta as long na hindi siya matatanggal o mahuhulog. Then yung dito naman sa bandang baba or bandang bibig, pag suot mo to, hindi ka mahirapan magsalita eh. Kahit magsalita ka or huminga ka, hindi kasi may space pa eh. Hindi siya yung tipo ng mask na sagad na sagad yung uso mo o yung bibig mo dito. So pag suot mo siya, may space pa dito, banda. So makakapagsalita ka kung may kausap ka kahit hindi mo siya tinatanggal. Tapos din may bilog dito kung makikita mo. Ano siya, parang may butas-butas siya. Parang daanan din siya ng kahit papaano ng hangin or ventilation din. Tapos ito may foam din pero manipis na, medyo manipis na rin siya. Pero sakto pa rin kung tutuusin. Ganun siya, gayon talagang design niya. Manipis lang. Dito lang banda ang makapal. Then check natin uli yung isang goggles din. Pero this time, ibang color. Kasi ito hindi naka-bubble wrap eh. Nung pinapa ko to, naka-bubble wrap siya. So, huwag na natin gunting kasi madali naman siyang na-open.
Ito siya, naka-bubble wrap. Check natin kung yung color na in-order natin ay tama ba ang pinadala nila. Makapal naman yung bubble wrap. Ito yung 100. Excuse me. 160 pesos. Iba kasi talaga pag ang items na in-order mo naka bubble wrap eh, or naka airtight wrap, it means nag-effort din si seller hindi ma-damage yung items na in-order. Kumbaga, hindi siya tinipid yung packaging. Then, sa loob, meron din plastic. Sorry sa maingay na aso. Kung naririnig niyo, then check natin. Same din. Same design. Yan. Nagkaiba lang ng color. Parang yung isa, yellow, pag tinanggal mo, sinuot mo, mas makikita mo ng maliwanag yung kalsada or dadaanan mo. Pero, nasuot ko to kaganina, parang tinesting ko lang. Then, eto, susuot pa din natin, siguro, kung magbabike ako bukas, susuot ko na to. Kung pagsuot mo, madilim ba siya kung hindi maaraw, kasi may mga times yung mga suot nating mask or lens pag hindi broad daylight o hindi maaraw, dumidilim din yung pagtingin natin. Or kung malinaw pa rin siya despite na maaraw o hindi maaraw. Yung maayos naman, wala naman siyang scratch, wala naman din siyang damage. Ang maganda din dito, yung garter niya or strap sa likod, makapal tsaka malapad. Like sa ibang mga Google mask, minsan mas maiksi pa or manipis yung dito. Ito, hindi tinipid yung materials niya or materials na ginamit dito. Kaya sapat na sapat or sulit yung presyo or binayad mo sa gantong klase ng Google Mask. Hindi nyo naman kailangan super mahal. Mas maganda kung mag-i-invest na lang kayo sa upgrade ng motor nyo o bike nyo at saka helmet for safety purpose. Pero kung mask lang, hindi man kailangan super expensive. Kaya siguro best selling din yung mga ganitong klase ng mask. Po sa affordable na quality wise, pasado siya. Tapos sa design, hindi naman masyadong super unique o very rare, pero pwedeng-pwede na. Tsaka mas kakaiba naman siyang tingnan kung mas presentable naman na tingnan kung parang naka-full face helmet na rin kayo nun. Pero yung gamit kong helmet kasi nutshell lang. Plus ito, parang pagsuot ko, naka-helmet ako din, itong Google Mask. Eh, parang buong ulo ko, cover na cover. Pero, comfortable. Yan, then, yung binili kong Rilo. LED watch, wristwatch siya. For 89 pesos. Tsaka tong binili ko each.
ano siya, touchscreen na. Tapos dito ka na rin mag-a-adjust, i-prepress mo lang siya and adjust mo na yung time tsaka date tsaka iba pang mga settings, tsaka madali siyang tanggalin tsaka isuot yan. Marami siyang butas na pwede kang pagpatulian, depende dun sa laki ng braso or arms mo. Tapos may design din siya, kaya cute. Depende sa color ang design nito. Kaya pag ibang color, iba rin yung parang tawag dito, design nito. Parang cartoon character din kayo. More on dark colors lang yung nagustuhan ko ron. Tapos the rest mga ano na eh, pang girly na eh. Kaysa sa ibang mga LED wristband, pwedeng-pwede na rin to. Siguro magkakatalo na lang kung paano magagamitin, sa kung paano siya tumagal. Kaya since mura lang siya, dalawa nang kinuha ako. Then umorder pa uli ako, ibang color man. Pero gift ko na yun sa ibang pagbibigyan ko. Ayun lang for now. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo o nagustuhan nyo yung short vlogs natin. Thank you and don't forget to subscribe, like, and follow my past video. Thank you and God bless.